Ikinalungkot po ng ilang taga-Laguna pagpapadisqualify ng COMELEC First Division kay Governor E.R. Ejercito dahil sa umano'y sobra-sobrang gastos sa kampanya noong eleksyon. Wala sa kanyang tanggapan ang gobernador ng puntahan ng GMA News. May ulat on the spot si Marisol Abdurrahman. Marisol? Pia, ano, aset niya dito kay mismong Governor, Laguna Governor E.R. Ejercito, kabilang na nga riyan talaga sa mga nalulungkot nga sa masamang balita nga ng COMELEC. Disqualify nga po kay Ejercito bilang gobernador ng Laguna ay ang kanyang mismong mga kababayan dito sa probinsya. Sa kabila naman ng masamang balita na yan, ano, na sinabi nga ng COMELEC kahapon, normal naman ang sitwasyon dito sa Laguna. Pinuntahan nga natin kanina ang tanggapan ni Laguna Governor E.R. Ejercito, pero sabi ng security, wala raw doon ang gobernador. Sa katunayan, kasama raw niya ang kanyang mga staff na dumulo sa isang aktividad sa labas. Tanong naman ng ilang empleyado ng Kapitolyo na ating nakausap kanina, bakit daw ang governor lang nila sa dami raw ng politiko na gumastos ng sobra. Nalulungkot daw sila sa naging desisyon ng COMELEC. Marami raw nagawa si Ejercito sa Laguna. Sana naman daw ay tingnan itong maigi. Para naman sa ilang taga-Laguna na nakausap ng GMA News, nagulat din daw sila sa pangyayari. Ang ilang nakausap natin, Pia, tulad na lamang ng ilang members kanina ng grupong gays and lesbians sa Laguna, nalulungkot din daw. At kahit ganun daw ang sinabi ng COMELEC, at kahit daw ganun ang naging findings sa naging gastusin nga po na itong si Ejercito nung nakaraang eleksyon, suportado pa rin daw nila ang kanilang governor. Pinadisqualify nga ng COMELEC si Ejercito base na rin sa naging desisyon ng First Division. Ito raw ay dahil sa pagsobra ng kanyang ginastos nung nakaraang eleksyon. Dahil merong Pia na 1.5 million registered voters ang Laguna, at kung tutusin dapat daw nasa 4.5 million pesos lamang ang nagastos ni Ejercito, dahil 3 pesos lang dapat sa kada rehistradong botante. Pero ang nangyari daw sa isang kontrata pa lamang ay 6 million na ang ginastos nitong si Ejercito. Hindi pa rin natin nakakausap itong si Governor Ejercito hanggang sa mga orse ito, Piano, pero sa kanyang naging statement kagabi, labis nga raw niya itong kininululungkot at nagulat siya na naging biktima raw siya sa ayon mismo sa kanya ay madilim o maduming politika. Gayunpaman, dahil daw hindi pa naman tapos ang laban, aapila pa rin sila, magsusumiti sila ng motion for reconsideration, but for the meantime, mananatili pa rin naman daw siya ang gobernador ng Laguna. Pia? Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.